Sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat sa umagang ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Marami pong salamat sapagkat narito po kayo sa banal na dambana upang makiisa sa pagbabahagi ng banal na Espiritu sa ating lahat upang kamtin natin ang kagalakan, kapayapaan at higit sa lahat ang kapanatagan ng ating puso. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Binabati ko po lahat, ang lahat ng nanonood sa internet. To all my friends watching us now in internet, thank you for watching us. Lahat ng mga alagad, tagasunod, sa iba't ibang dako ng bansa, salamat po sa panonood nyo sa website na ito. Intayin po nyo ang bahagi ng Banal na Espiritu at kayo din po ang makikinabang. Maraming pong salamat. Ngayon po ay kaarawan ng ating kapatid na si kapatid na Beth at kapatid na Cecil. Gusto ko lamang po sana silang bigyan ng agalakan sapagkat minsan lamang po dumarating sa loob ng isang taon ang pagdiriwang ng kanilang arawan. Sa kanilang pagtusumikap bilang isang alagad, siguro po naman ay marapat natin silang bigyan ng agalakan sa araw na ito sapagkat ito ang special na araw para sa kanila. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bagamat wala po si Tita Beth sa araw na ito sapagkat na meron po mga okasyon na dinaluhan, tatawagin ko po ang isang birthday celebrant upang awitan natin ang isang happy birthday, si kapatid na Cecil po. Asaan? Medyo nahihiya po yung birthday celebrant. Medyo sa sobrang nervyos, nagtatago pa. Intayin po natin siya at pumunta rin po siya dito. Pasimulan po natin ang ating gawain sa araw na ito sa pamamagitan ng isang awitin ng ating kapatid na choir upang sa pamamagitan ng awit ipahayag niya kung paano nga ba ang dalawang kapatid natin ay natungo dito na perfect timing si Lord para sa kanila nang inakay sila sa dakong ito. Tinatawagan ko po si kapatid na Anali upang handugan ang awitin ng ating kapatid na may birthday. Meron po akong anghel na kasama. Happy birthday po sa ating dalawang magkapatid. Sa ating dalawang kapatid, hindi po sila magkapatid. Magkapatid po sila sa espiritu. Happy birthday po! Asano ba? Lahat po ng may birthday, tumatayo po sa gitna. Kaya po kailangan tumayo si kapatid na Cecil. Amen po pa! Palakpakan po natin siya! Ito po kasi awitin na ito ay paboritong awit po ni Mami Beth. Ikaw ba, ate? Ano ba paboritong kanta? Anyway po, para po sa may birthday. Happy birthday po. With you right
Dorsey kasi po siya po ang buhay niya at siya rin po ang boyfriend niya. Tama po ba yun? Happy birthday, ate. Happy birthday. Tsaka po kay Mami Beth. Happy birthday. Kapatid, okay ka lang po ba? Wala pong iyakan, ha? Ngayon naman po, ngayon naman po ang magbibigay sa kanya ng kagalakan. Kung si Divine po ang kanyang boyfriend, ito naman po ang kanyang anak, si Miguel po. Siya po ay magpe-perform kung paano po ang kanyang mami. Miguel, go! Paano si Tita Cecil? Paano si Mami Jenny? Go, go, go! Tita Jenny, go, go, go! Go, Tita Jenny, go, go, go! Paano si Tita Beth? Paano si Tita Beth? Si Mami Beth? Mami Beth, paano si Mami Beth? Si Tita Mirna, paano si Tita Mirna? Tita Mirna, paano? Si Tita Pilar, paano? Tita Pilar? Bili, sino? Si Tita Pilar, paano na? O si Tito Alan na lang, si Tito Alan, paano si Tito Alan? Nahihiya po siya, kurang sa training ng mga mamis. Ngayon po, tinatawagan ko po ang kanyang mga kasamahan sa taas, si kapatid na Arlene, kapatid na Malu, at saka si, ano po, si kapatid na Charina, at saka si Chris. Upang batiin nila ang kasama nila. Malu, nakanta po sila. O, sasayaw daw po. Hindi ko po alam kung ano gagawin nila, kung sasayaw sila o kakanta. Kayo na po bahalang ano. Sino ba talaga una? O, sige po, si Arlene na lang po. Magandang umaga po sa gabing ito. Unang-una po sa lahat, papurit pa sa salamat sa ating dakilang Ama sa kapahintulutan po sa kaarawan po ng ating kapatid na si Tita Cecil. Bali, so Tita Cecil, happy birthday. Nakasama ko po siya for almost 2 months. At nakita ko po sa kanya ang pagiging ate na isang huwaran na isang alagad po sa Dambana. Though may mga pagkakataon po na mayroong hindi pagkakaintindihan, subalit sa kalooban po ng ating Panginoon, nananaig pa rin po yung pag-ibig na ipinunla sa amin ng Ama upang higit po namin maipadama ang pagmamahal bilang ate ko po siya o Tita Cecil at nakababata po niyang kapatid sa Espiritu. Kaya po sa mga sandaling ito, nais ko pong ipadama sa kanya kung gaano ko po siya kamahal, sapagkat hindi ko man po yun napapadama sa kanya na sa bawat araw na nakakasama ko siya, subalit sa lately po, batid ko na andun po yung kagalakan, kasiyahan na ipinagkaloob ng Ama upang magkasama po kami ng puspos ng galak. Kaya Tita Cecil, happy birthday, at nawa patuloy ang pagsusumakit at pagsusumikap mo na batid ko na Ama na lang kagalakan mo sa buhay. Batid ko ang pagsusumakit at pagsusumikap mo sa bawat araw na makapaglingkod ka, na walang po ang ibang bagay kundi ang mapaglingkuran ng ating Ama. Kaya sa pagsusumakit mo na yaon, nalulugod ang ating Ama sa iyo, sa ginagampanan mo. Mahal na mahal kita bilang ate na nakakasama ko sa taas, and happy birthday. Salamat po, Malu. Iyan naman ang... Walang iiyak ka. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, at happy birthday. Si Tita Cecil bilang espiritu ay kapatid sa espiritu. Subalit nang ako po ay unang makaparito sa dakong Dambana sa pangumulo po na ating minamahal na Apo Kunching, ay paano ka? Siya po yung naging bilang pangalawang magulang na pinagkatiwala po ako ng aking tunay na magulang bilang salaman.
na pinagkatiwala po ng ating Panginoon na batid ko po na sa oras na ito ay nagagalak po ang ating Panginoon sa kanyang katauhan. At ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po siyang naging bilang isang kapatid namin sa mga panahon na nakakasama namin sa bawat araw, sa bawat oras na ibinigay ng ating Panginoon. Siya po yung taong matiisin. Siya po yung tao na ibibigay kung kaya niya. Kahit wala na po siya sa sarili niya, mayali, maihandog lamang ang kanyang sarili. At ganito po ang kanyang laging katwiran. Di baling ako'y masaktan. Di baling ako'y mawalan. Di baling ako'y mahirapan. Basta alam ng ating Panginoon na kung ano ang aking ginagampanan. Basta maiyali ko ang aking buhay. Sapagkat bilang pinansyal, wala akong maiaalay. Subalit bilang pagtulong at pagsakripisyo ko sa ating kapwa, na kung papaano ko sila matutulungan, kung papaano ko maaalayan sa bawat paghahandog ng aking sarili, ay yun lamang ang aking maibibigay para sa aking kapwa. At yung mga pagkakataon na kataga na yon ay naging inspirasyon po ng aking buhay na bakit siya nagagawa niyang mag-alay ng sarili. Subalit kami pa kaya na hindi namin kayang magsumikap. At siya rin po yung nakitaan namin ng walang kibo sa mga pagkakataon na kami nagkakamali. Kung minsan meron mga hindi pagkakaunawaan, hindi yung kikibo. Subalit pagmamasdan lamang kami at salamat sa aming minamahal na Apo Kunching na sa tuwing ay nararamdaman na meron kaming anuman na hindi pagkakaintindihan sapagkat hindi nga po kami magkakaugnayan. Subalit dahil sa kanyang kaparaanan, pinag-isa, pinagtiyap-tiyap sa dakong banal na damba. Buhay po ba ang Diyos? Kaya bilang pangalawang naging magulang, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon at siya yung ginamit na tao upang magtibay, upang patuloy na maging isang bilang lingkod ng ating Panginoon na meron ako mga hindi pag magandang pag-uugali sa kanya ko na o-open yun sapagkat malayo po ang aking magulang, wala po ako mapagdaingan kundi ang ating Panginoon at kuminsan binibigyan po ng kapahintulutan o pagkakataon ng ating Panginoon na sa kanya ako dumadaing, sa kanya ako nagsasambit kung ano ang aking mga pinagdaraanan sa buhay, nandyan ang mga problema o mga pagdadalisay. Na bilang isang kabataan, nariyan ang mga tukso, nandyan ang mga bisyo na yun po yung mga pinagsuko ko sa ating Panginoon at sa pagkakataon na ito, bilang mama na naturingan, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat naunawaan mo kung ano ang ugali ko. Binago dahil sa iyong kaparaanan, sa kapahintulutan ng ating Panginoon na sa tuwing ay nangungusap, sa tuwing ay nagpapaalala na hindi ka na bata, hindi ka na isang musmos, binigyan ka ng Espiritu ng ating Panginoon bilang isang lingkod sa katauhan nating minamahal na po kunsing. At ganun pa man, mababalikwas na po ang aking kaisipan na kuminsan ay nagkakaroon ng dumi, kuminsan ay nagkakaroon ng hindi maganda. Subalit, tinihingi ko ng kapatawaran sa ating Panginoon at sa mga oras na ito at sa mga panahon na ito, puspus po ako nagpapasalamat sa aming minamahal na Apo Kunching sapagkat patuloy niya kaming ginagabayan. Ito ang dapat niyong gawin. Ito ang dapat niyong tukdin. Sapagkat kung hindi kayo magkakaisa, bakit pa kayo naririto? Kung hindi kayo magkakaroon ng pagmamahalan, bakit pa kayo naririto? Dagok po sa aming kaisipan o dagok sa aming puso na bakit nga ba hindi tayo maging isang huwaran sa mga hinirang ng ating Panginoon na tayo ay maging isang halimbawa na tayo masigit na maging puspos sapagkat naririto tayo sa banal na gawain ng ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon na ito, Ma, maraming salamat and happy birthday. Ngayon po, nalaman ko na kung bakit hindi tumataba si kapatid na Cecil. Alaman niyo na po ba sekreto? Kasi po lahat ng para sa kanya, binibigay pa niya sa mga kapatid niya. Mapagalak lang po at maipakita niya kung paano nga po ba siya tumanggap sa ating Panginoon. Amen po ba? Nawa po ay marisa natin ang isang halimbawa na si kapatid na Cecil kung paano nga po ba niya ibinabahagi ang anuman na meron siya sa kanyang kapwa, hindi man sa salapi. Subalit, ang tapat na pagmamahal ay higit pa sa salapi. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Ngayon po, tinatawagan ko po si Chris upang huwag na po siyang umawit, kundi batiin na lang po niya si kapatid na Cecil. Kami po ang dalawa'y number 10. Ako po 0. Masasabi ko po kay Tita Cecil, nagpupuri po ako sa Ama. Pinagkalooban kami ng... ng katulad po niya na kapag po may mali ka, talaga po itatama ka po niya. Pero po itong udyok ng puso ko, patatawanin ko po siya. Tara, kanta na ito ba? Dalawang mic po ba? Sabay tayo. Po naman tita, kaya pagagalakin kita. Nalalamig ako. May yelo po dito. Ready? 1, 2, 3. Okay. Keep pace with a grateful heart. Keep pace to the Holy One. Keep faith, because it's given Jesus Christ, His Son. Keep faith with a grateful Lord. Keep faith to the Holy One. Because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give say, sa inyo? More po ba o no more? No more na lang muna. Okay, tinatawagan ko po si kapatid na Sharina upang batiin ang kanyang tita Cecil. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Una-una po tita Cecil, happy happy birthday po. Hindi ko man po ganap na ganong katagal kakilala si Tita Cecil, pero po buhat pong tumira po ako sa taas po, isa lang po yung masasabi ko po na isa po siyang matatagpong babae na kahit ano po yung mga pagsupok po na dumarating po sa kanya, hindi po siya nagpapatibag po, bagkus po hinaharap po niya yun ng buong tapang po. Tapos si Tita Cecil po, pagka nakikita ko po siya halimbawa sa mga gawain po, para pong naisip ko na parang hindi napapagod si Tita Ceci. Tapos iniisip ko na lang po na talaga pong naka-espiritu po siya. Kasi kahit po kami po marami na po kami nagawa, pero siya po hindi pa rin po siya kontento. Talagang linis pa rin po siya ng linis. Mapagkutkut po siya. Kaya po, yun po yung una ko po napansin po sa kanya na sobrang malinis po. Gusto niya po talaga lahat maayos. Na gusto niya po yung lahat po yung sa paningin po na Ama, yung kalugod-lugod po sa kanya, yung kagalak-galak po. Si Tita Cecil po, ano po, siya po yung tao na
kahit yung pong gaya nga po na nasabi po ni Malu na kahit po wala na pong matira sa kanya, basta po makapaghandog lang po siya sa kapwa niya, mapasaya niya lang po yung iba, mas galak na po yung puso niya. Sabi niya nga po nung isang araw lang po, na sa December nga daw po, di bali na daw po nawala siya, basta daw po yung mga bata daw po, yung ibang tao daw po, mapagalak niya. Yung pagpapagalak na po sa ibang tao, kagalakan, mas lupus na kagalakan na din po sa kanya yon. Kaya po, Tita Ceci, nagpapasalamat po ako sa inyo na kahit po wala po sila mama po dito, nandiyan po kayo, isa rin po kayo sa gumagabay po sa akin. Isa din po kayo sa na pag-uugutan ko po ng lakas ng loob po na patuloy pong lumaban po sa bawat araw po ng pananahan ko po dito. Nakikita ko din po sa inyo na kayo po yung isa sa mga tao na nagtutubid po kayo sa mga bagay po na nakikita niyo po ng mga hindi tama. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa inyo, Tita Cecil. Wish ko lang po sa inyo, lalo pa po kayong patatagin ng espiritu, lalo pa po niyang dugtungan yung buhay niyo para lubos pa po kayo makapaglingkod sa Ama. Happy, happy birthday po. Salamat po, kapatid. Alam niyo po ba, tuwing may kaarawan lang ang isang alagad, yun lang ang pagkakataon upang hindi man nila nababatid, subalit ang mga kasamahan nila, doon na ipapakita kung ano nga ba sila. Hindi nila inaasahan na may nagmamasid pala sa kanila. Yung kabutihan nilang ginagawa sa kapwa nila, doon na ilalahad. Kaya pasalamatin natin ang Panginoon sapagkat meron tayong isang alagad na Cecilia. Palakpakan po natin ang birthday celebrant. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang mother of the house upang bigyan niya ng kagalakan ng isang kanyang anak. Palakpakan po natin si kapatid na Marisa. Thank you po, Ama. Kayakapin ko po si Tita Ceci. Pinupuri ko po ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ganun din ang mahal na ina sa katauhan natin mahal na Apo Kunchin na ginamit sa aming lahat bilang mga alagad. Ang masasambit ko lang po bilang mother of the house, si Tita Cecil po ay woman of few words. Ano po? Hindi siya masalita. Lahat ng simula nung magkasama po kami, dalawa pa lang po kaming dalawa sa dormitoryo noon, lahat ng himala po yata ng Panginoon sa katawan nating mahal na Apo Kunching, naramdaman namin nung dadalawa pa lang po kami sa dormitory. At ang aming kaming dalawa, ang kalagayan po namin, siya doon sa kabilang kwarto, ako dito sa labas. Nagtitinginan lang po kami. Hindi kami nag-uusap na kung ano yung dapat pag-usapan. Hanggang dumatal na po sila kapatid na Myrna, si Kuya Alan, pati yung mga ibang alagad po na tumira sa taas. Ang masasambit ko lang po, si Tita Cecil po, talagang ganun siya. Gawa lang siya ng gawa. At kapag hindi naman po na hindi siya nasyahan, kapag inulit niya yung ginawa niyo, huwag kayong magtampo. Ganun talaga si Tita Cecil. Kasi, hindi ibig sabihin hindi siya kontento. Hanggat hindi napapasadahan ng kanyang kamay, lahat ng paikot si dormitoryo, maging sa dambana, hindi siya makukontento. Sapagkat, simula sa simula, ang mahal na apo, kasama na po siya ng mahal na apo. Kaya, nung kami po'y magkakasama, alam niyo po, naranasan po namin ni kapatid na Mer na yun. Minsan namin po siyang tinulungan dito sa dambana. Sabi ko po, tapos na doon, Tita Cecil, tapos na doon sa baba. Sabi po namin, ano po, naku, hinahanap namin, kakain na kami. Kaya po kami nagmamadali, kasi paghihintayin po namin siyang kumain, at alam, mag-alas 10 na po kaming kakain, tatapusin po muna siya. Sabi po namin sa kanya, diyan ka lang sa taas, diyan ka muna, kami bahala sa baba. Nung kami na po yung naglilinis, ako si Kuya Alan, si Kapatid na Myrna, tapos si iba pong alagad, abay, pag-akit namin, nawala siya. Naku, pinunasan po pala yung adoration. May po ba ang Diyos? Sabi ko, bakit kaya ako pinunasan? Malinis na yun. At nakita po namin, kasi po yung pagtapon po namin ng tubig dyan, paglilinis po, hindi, ginagamitan po namin timba. Si Tita Cecil, hindi pwede sa kanya yun. Ginagamitan ng hose, iniisa-isa po niya yung mga bato. Bago po. Ganun po siya maglinis. Kaya sabi ko, nung una, sabi ko sa sarili ko, napaka-aksaya naman ito sa tubig. Sabi ko po, ano po? Sabi ko, Tita Cecil, baka pwede buhusan na ng tubig tapos malisin. Hindi ka matatanggal yung panghinyan, sabi niya. Kaya doon ko po nakita.
Si Tita Cecil, ginagawa niya yon hindi para sa tao. Ginagawa po niya yon dahil gusto niya kalugod-lugod sa ating Panginoon lahat ng ginagampanan niya, lalo yung pagtupad dito sa Dambana. Amen po ba yon? Kaya Tita Cecil, alam ko lahat ng mga hiwaga at himala ng ating Panginoon sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, ikaw po yung unang nakasaksi. At kami po, nung magkakasama kami sa taas, talaga pong basta siya, pagkatapos niyang kumain, tapos ang gampanin, wala yung ibang pahingahan, kundi pagkatapos niyang dumulog, matulog. Yun lang yung buhay niya. Ganun lang siya kasimple. Wala po siyang demanda, gusto ko ito, gusto ko ganun, wala. At wala rin po kaming naranasan na nagpalitan kami ng salita o kahit na ano, kundi basta ang mahalaga, sa pamamagitan ng titig, puso, nagkakaunawaan na po kami. Amen po ba yun? Kaya kayo po mga kasama, Tita Cecil, sa taas, yun din ang gawin nyo. Ayaw niya ng maraming salita. Kasi siya, hindi siya masalita. Kung ano naman ang puso mo, itapat mo sa puso niya, magkakaunawaan kayo. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Kaya Tita Cecil, alam ko po ang pinagbatahan ni Tita Cecil. Kaya sa oras na ito, Tita Cel, pinasasalamatan kita bilang isang tapat na lingkod na sa katawan natin mahal na Apo Kunching, kailanman hindi mo siya iniwanan. Sa pamamagitan natin mahal na Apo Kunching, pinatutuhanan mo na ang pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay. Sa pamamagitan natin mahal na Apo Kunching, alam ko, kahit nasasaktan ka sa sinasabi ng tao, na ipagsusumigaw pa rin, na totoo, lahat ng kaloob sa dakong ito ay mula sa Diyos. Kaya purihin, purihin na kilala ating Panginoon. Wala na po ako masasambit kay Tita Cecil, sapagkat alam ko po kung paano niyang binabaybay na punasan ang mga baitang ng hagdanan ng dormitoryo. Noon, nung andun kami, alam ko, ang bawat pagpunas sa bawat baitang na yon ay pagpunas din po niya ng baitang patungo sa kalangitan. Amen po ba yon? Kaya sa pagkakataong ito, wala akong may handog sa'yo, kundi ang simpleng salita, mahal na mahal kita. At kay Mami Beth, bilang may karawan ngayon na wala po siya, Mami Beth, alam niyo po nung isang gabi ko pa iniisip kung anong sasabihin ko sa'yo, subalit ito po yung pasubali sa akin ng Ama. Kaya po pala kayo ay idinatal sa dakong ito upang masambit, kung masambit man ang tao na, ano ba ang mga sumusunod kay Apo Kunching, mga mangmang lang ba? Hindi. Kung sasabihin po ng tao na mayroon bang sumusunod sa kanya na may pinagtapusan, oo, masasabi ko. At isa ka doon, Mami Beth. At ang mga kapatid ko po na may mga pinag-aralan, kayo mga tagasunod. Kaya sabi ng Panginoon, anak, lahat ng tinipon ko sa dakong ito, kung gugustuhin nila na sila'y maging isa sa dakong ito sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, alam niyo po mapalad kayo. Sapagkat hindi kayo ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa inyo, sa ating lahat, sa dakong ito, para ibigay tayo sa ating mahal na Apo Kunching. At higit, wala po kayong kamalayan. Sa pamamagitan po nating mahal na Apo Kunching, hindi nagsasalita sa inyo, titig at pandama lang. Alam ko, ang Diyos ang dumadama sa atin, ang Diyos ang tumititig sa atin, kaya mapalad tayong lahat. Muli, happy birthday po sa inyong dalawa. Salamat, Mother. Kapatid, okay ka lang ba? Ngayon lang po siya yata birthday na hindi umiyak kasi po naunahan ng galak. Amen po. Ngayon naman po, tatawagin ko si kapatid na Jotul po upang batiin ang may kaarawan. Happy birthday sa iyo. Si kapatid na Cecil po, hindi kami yung talagang close na nag-uusap, nakikwentuhan. Hanggang lang po sa pagka nandito po ako, hanggang sa beso-beso, hanggang sa ngiti-ngiti. Pero pag nandun po ako sa dormitory at hindi pa, napaaga po ako, nakikita ko po siya na napakalinis po niya. Na pag naglalabo po siya, ang puti-puti. Sabi ko, kapatidan mo po ba ang ginagamit mo? Bakit napakaputi yung mga labahin mo? Sabi niya, ganito, ganyan, sabi niya. Pero hanggang ganun po, aming puso. Alam ko po na malapit kami sa spirito at pareho po ang aming spirito. Sabi, pareho po ang aming ginagalawan at ang sa pamamagitan po ni Apo Kunching. Nakilala ko po, ang lahat ng mga kapatid ko na hindi ko nakikita sa dati kong buhay. Kapatid po ni Cecil, ang mula pong naparito ako, siya na po yung laging kasama ni Apo. Hindi ka makapagpapalit Apo, kung hindi ka dumaan muna sa kanya.
ini-screen po niya kung sino ang mga gustong lumapit kay Apo. Lahat po ng kailangan ko nung kagaya po, sa kanya ko po hinihingi. At ngayon po, nabilang alagad na po ako, napaka-swerte po dahil kahit hindi po kami nag-uusap, ang aming mga espiritu ay nag-uusap dahil po aming mahal na Apo. Ginagawa po niya lahat yon upang lahat kami ay magmahalan. Kaya po ang ating banal na espiritu sa kanyang katauhan, lagi niyang sinasabing mahal na mahal ko kayo. At yun po ay gagawin din namin sa mga kapatid namin na mahalin namin sila. Pantay-pantay, walang tinatahan. At Tita Beth, ito naman po ang pagkakataon kong ibahagi sa iyo ang nasa loob ko po. Meron po tayong bilang si Mami Marisa, ang ating mother of the house. Pero kayo po, hindi ko ma-identify kung ano po kayo kasi marami po kasing tawag sa inyo ng iba-ibang alagad, iba-ibang pasyente. At may tumatawag sa inyo ng Mami Beth, may tumatawag sa inyo ng Tita Beth, may tumatandaman po sa barangay, may tinatawag po kayong kapitana, o kaya tinatawag naman po kayong ma'am. So lahat po yon ay nagagampanan ninyo sa mga itinatawag sa inyo. At yun po ay ako, Tita Beth ang tawag po. Pero nakikita ko po ang lahat ng mga sinasabi niyo na ang na-strike po ako at sa mga sinabi po ninyong partisyon. Hanggang sa ngayon po, nasa puso ko ang mga yun sapagkat yun ay nagagampanan ninyo. Dahil kung natatanggap kong nung buhay pa po ang mama niyo, sabi niyo po, pagkatapos dito sa Dambana, meron kayong panahon na bumisita sa kanya. Pagkatapos pupunta kayo ng barangay, tapos pupunta yung mga gawain nyo sa bahay, tapos meron pa kayong mga posting, and then meron pa po kayong editing. Napakarami po ninyong ginagawa. Kaya yun po ay sana ganun din po, pero napakahirap pong gawin ng lahat-lahat na yon. Kaya Tita Beth, ikaw ay inspirasyon ko na sana magawa ko din yung ginagawa nyong partisyon. Eh, ang kaso nga po, nahihirapan ako. Kaya, now you see me, now you don't. Ganun po ang nangyayari sa akin. So, happy birthday po sa inyong lahat. And I would like to greet all those who are watching live right now. And I welcome you. I hope you will watch every services we're going to have. And I hope one day soon, you will be one of us. And I hope that those who are also criticizing this program, these services, I hope one day soon you will be enlightened. And I hope one day soon too that all of us will be one in the eyes of God. And I thank Apo Kunching. Through her, lahat po kami ay nagkakakilala. Maraming salamat. Happy birthday. Salamat po kapatid. Ngayon naman po, tatawagin ko si kapatid na Mirna upang handugan ng isang awitin ang ating kapatid na may kaarawan sa araw na ito. Palakpakan po natin si kapatid na Mirna. Huwag mo kong layuan. Halika dito, anak. Papuri po sa Ama sa dakilang araw na ito. Panibagong pagdiriwang, pagsadsad ng bagong taon sa dalawa nating kapatid na nagdiriwang ng kaarawan. Wala man po si Mami Beth, batid po naming lahat, Mami, na naka-watch out ka sa internet. Wala naman po kayo, Mi, unahin ko na po ang kapatid na Cecil. Hambing po doon sa pagbabahagi ni Mother, wala pong kabatiran ang mga iba na bago dito.
Ako po ay nanahan din sa dormitoryo kasama ng kabiyak ng puso ko. Mayroon din pong magtatatlong taon o humigit. Para pong ganon. At kasama ko po si Mother. Ito pong si Cecil bilang panganay na anak namin ni Mami. 10 ng mga ilang anak na para lana dito kapatid, yung mga bagong anak na po itong mga sumibol na ito. Ito po si kapatid na Cecil, ang anak na Cecil. Pinahayag na po ni Mami, kaya mga ilang piraso na lang po, baka hindi po kami makaawit eh. Alas 8 na po. Siya po yung klase ng tao na tahimik. Subalit gaya nga po nung ipinahayag ni Mother, katotohanan pong lahat yun. Hindi ko po alam kung anong term po ba yung sasabihin ko doon sa kanyang kalinisan. Organized, hindi naman po ganun eh. Basta po, meticulosa na hindi ko po alam kung paano kong sasabihin. Totoo po yung pahayag ni Mother na yun. Kayang-kaya po niya palibutan ang buong dormitoryo at itong buong dambanang ito. Talaga pong habang may nakikita siyang mga ali-alikabok, talaga pong inuulit niya yon. At ito po, ang pagkatao po ni anak na Cecil, ayon po naman sa aking naging pandama sa kanya nung kami magkakasama, siya po yung klase ng anak na kung mayroon man siyang dinaramdam, hindi siya mapagsagot, hindi siya mapagsalita, kung hindi ang kanya pong pag-uugali ay pag meron siyang siguro pagod ang katawan niya, mahihiga siya. Tapos sa paghiga po niya, kung hindi, magtatakip po siya ng unan. Hindi ko po alam kung ano ginagawa niya habang nakatakip siya ng unan. Po, hindi po. Siguro po lumuluha o anuman, ganun po siya. Hindi siya yung parang bilang isa na parang ako. Nung pong nandyan po kami sa dormitoryo, talagang inang-ina po ang dating po sa kanila. Kaya po, sa kalalagayan po ng ating anak na Cecil ngayon, bagamat siya'y dalaga, wala siyang asawa, naku, maging theme song nyo na yung kung maibabalik ko lang, natatawa tatay mo. Opo, wag na po kayong mag-asawa. Mabuti na po ang ganito kay Cecilia. Masaya siya. Ang kapiling niya ay ang banal na espiritu sa kanyang buhay. Pero joke lang po yun. Masaya naman po ako sa kabiyak ng puso ko. Wala pong pagkabulang mensahe ng mahal na apo. Na nung binebendisyonan po kami ng mga panahon na hindi to, tumbahan po kami ng tumbahan. Pasubali ko sa iyo, wala mang tuwirang lumuwal sa sinapupunan mo, maraming anak ang mamahalin at maraming magmamahal sa iyo. Napakarami po, may ano, samot sari, asan ba si anak na Chris? Mayroong mapagmahal, mayroong mapagtimpla ng kape. Ito, mapagtimpla ng kape. Mapagluto ito na kahit pritong itlog lang. Si Chris, ang pinakamabait kong anak. Kay Mami. Asa anak, adyak. Pero ngayon, mabait na po yan. Ang hirap mong kasaman, sama ng ugali mo, hirap mong pakisamahan. Ang hirap mong pakisamahan, di kita matantya. Opo. Samot-sari po pinahintulutan ng Panginoon. Subalit, talaga pong itong si Cecilia, bilang panganay na anak, talaga pong ganun lang siya. Tahimik siya. Gumaganap siya ng, kung meron man siyang damdamin, alam ko po dumudulog siya sa ama. Wala siyang maraming sinabi. Kaya kung ako sa inyo mga anak na bagong sibol sa dormitoryo, bagong panganak, huwag na kayong mag-asawa. Mapakarami pong gusto kong sabihin, subalit baka po marami nang naghihintay sa mahal na apo, gayon din po ako, at baka po hindi ako makaawit. Usapan po namin ng anak na bunso, tigalawang awit, subalit isa na lamang po. At sa isang awitin na yon, gusto ko po uling tawagin ang anak na bunso. Para po makasama naming umawit ang anak na Cecil. Tinatawagan ko po ang anak na bunso. Ito pong awiting to'y lumang-luma. Subalit isa po ito sa nirevive ng ating kapatid na Beth. Mami, batid po namin nakatunghay ka. Andito po kami nila, Mami. Bagamat hindi natuloy ang programa, ay, babalik ka pa naman. Pagbalik mo na lang.
Saka na natin aawitin yung besting. Ang sarap mag-share. Halika na anak. Ito pong awiting to, sa tuwi na po, inaawit namin dito ni Bunso. Isa po kasi ito sa paborito ni Mami Beth. Bagamat kami po ng anak na Cecilia, wala po kaming tandem sa kanta para pagsaluhan namin. Kaya po ito na lang ipaglalaban para po makasalo namin siya ng anak na Bunso sa pag-awit. At isa po ito sa awiting ni-revive ni Mami. Wala ka man po dito sa dambana, batid po namin ang iyong espiritu, ikapiling naming lahat at ang mahal na Apo. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang likaya, sa piling mo, buhay ko ay nagpako. Kayamanan sa lupa, hindi ko na hinahanap. Pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay, ano man ang mangyari, ayaw kong mawala. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko ang gandang kabilang buhay, ang ating pag-ibig, Ama ko.
ka muna. Happy birthday, anak. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po sa nagbigay ng awitin sa ating mahal na kapatid. Ngayon naman po, bigyan natin ng pagkakataon ang birthday celebrant upang ipahayag niya sa atin kung gaano nga po ba ang kagalakan na kanyang nararamdaman sa kabila ng 12 taon na din po siyang naglilingkod, kung gaano katagal ang ating mahal na Apo Kunching, ganun din po katagal ang kanyang paglilingkod at bakit inabot siya ng 12 taon, kung ano ba ang sikreto niya sa kanyang buhay at patuloy siyang nananahan sa dakong ito at patuloy niyang nakakamta ng kagalakan sa bawat oras ng kanyang buhay. Palakpakan po natin ang birthday celebrant. Papuri po sa Ama, Anak at Espiritu Santo, kaysa ang ating mahal na ina na nalaging sumasaklolo sa bawat oras sa ating buhay, at sa ating minamahal na Apo Kunching na tunay na tunay na kinulugdan ng ating Ama. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pong Ama, Anak at Espiritu Santo, sa ating minamahal na Apo Kunching, sa ating Mother of the House, at sa lahat po ng nanonood sa internet, kay Mami Peli, isa po siyang anghel sa aming mga hinirang na alagad, kay Tita Peli, at sa lahat po ng aming mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo, magandang umaga po sa gabing ito. Sa inyo rin po, mga minamahal kong kapatid, sa aking mga mahal na alagad, caps, at sa inyo pong lahat, mga tagasunod, kapatid ko, sa Espiritu Santo. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating Ama sa buong taon na kaloob niya sa akin ng kalusugan, buhay, sa mga pagdadalisay sa araw-araw, pinapupurihan ko po at pinasasalamatan siya sabagkat sa pagdadalisay po niya, pinatitibay po niya ang aking pananampalataya na tunay na buhay po siya sa dakong ito. Na tunay po na kinalugda ng ating mahal na Apo. Ang sikreto po kung paano tayo magtibay. Ang nais po ng ating Ama ay pag-ibig sa bawat isa, pagsusumakit, pagsusumikap na makasunod at makatalima sa ayon sa kanyang kalooban, ay git po sa lahat ang pagpapakababa po. Kung wala po ang pagpapakababa, hindi po tayo makakasunod sa kanyang kautusan. Pananampalataya, pagkakaisa at pagmamahalan, iyon po ang gusto ng ating Ama. Sa 12 na po ako dito sa gawain ito na tinindig ng ating Ama, sa October 27 po bilang anibersaryo niya, nakita ko po ang hiwaga, himala, na katotohanan po na Diyos, ang ating Ama, Anak at Espiritu Santo ay buhay na buhay sa dakong ito sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching. Ipinagsisigawan ko po sa buong mundo na tunay na mahiwaga at mapaghimala ang nananalig na nananampalataya sa Kanya, kung sinong nakikipagtotoo sa Kanya, ipagkakaloob ang galak sa Kanyang puso. Sa bawat isa sa atin, magtibay lamang po tayo, huwag tayong magsawa. Ipagkaloob natin ang ating puso sa ating Ama. Makatotohanan po tayo sa bawat isa. Ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Salamat po. Ito na po ang pagkakataon ko upang magpasalamat sa ating mahal na Apo. Siya po yung
naging magulang ko po. Nung buhay po pong aking mga magulang na salaman, nandiyan na po siya, naging magulang ko na rin po, kahit nabubuhay po ang aking mga magulang, siya na po ang naging magulang ko na rin, hanggang magpasa hanggang ngayon po, nawala na po ang akong magulang. Siya na po ang tumitintig na magulang ko. Siya po yung nagbibigay sa akin ng kalakasan sa araw-araw po. Tinutuwid po kami sa aming kamalian. Sa araw-araw. Kay sarap po sa piling ng Espiritong Banal kung bakit po nasambit yun, sapagkat sa araw-araw po ng aming pananahan dito sa Dambana, sa dormitory, binibigyan na po kami ng kalakasan upang kami magtibay. Pinakakain po kami ng banal na salita na nagbibigay sa amin ng katatagan sa araw-araw ng aming buhay. Pinatatatag po niya kami sa oras ng amin ng sa oras po ng aming lumbay. Nandiyan po siya. Miminsahihan po niya kami na magtibay lamang kayo, huwag kayong malumbay. Lumaban kayo. Batid ko ang inyong pangangailangan sa inyong buhay. Nababatid ko ang lahat. Taro ko ang bawat kaisipan ninyo. Batid ko ang pangangailangan niyo sa araw-araw. Magtibay lamang kayo. Maging makatotohanan. Hindi kayo mawawalan. Habang ako'y naririto, hindi kayo magugutom. Maraming maraming salamat po, mahal na Apo. At sa ating Mother of the House, siya po yung nagbibigay din po na aking inspirasyon sa araw-araw. Siya po yung anghel namin sa araw-araw ng aming pangailangan, sa araw-araw ng aming pagkain. Siya po yung anghel namin. At yung isang anghel po namin, ayaw pong magpabanggitin ang kanyang pangalan. Nariyan lamang po siya sa tabi-tabi. Nagpapasalamat at napupuri po kami sa Ama. Ipinagkaloob po siya sa amin lahat sa dormitory. Sa aking mga minamahal na mga alagad, salamat po sa pagmamahal ninyo sa akin, sa mga cops, at sa inyo po mga tagasunod, maraming maraming salamat po. Magtibay lamang po tayo. Nandiyan po ang Ama, nakatunghay. Buhay po siya. Buhay na buhay po siya. Hindi na tayo pababayaan sa araw-araw. Kung maipagsisigawan lang po talaga na buhay po siya, sa mga hiwagang nakita ko sa unang taon at magpahanga ngayon. Talaga pong doon niya ako pinatatag sa mga ganung bagay na nahiwagang nakita ko. Talaga ang buhay ko po, inilaan ko na po sa kanya. Gusto ko po talaga'y magmahala ng bawat isa. May nakikita mo naman po akong pagkakasala. Pikit mata ko na lang po itong idinudulog sa Ama. Pag may nakikita po ako sa kapwa ako na ganun, dinudulog ko na lang po sa Kanya. Gusto ko po talaga ang bawat isa'y magmahalan. Ang pamilya natin, kailangan po mga magulang. Arugain niyo po ang inyong mga anak. Sapagkat ang nais po ng Ama, mahalin nyo ang mga anak nyo, ituwid nyo sa kanilang pagkakamali. Kayo po ang maging inspirasyon nila. Kung ang magulang po ay nakikita ang tamang gawa ng magulang, ganun din po ang gagawin ng mga anak ninyo.
kanya. Maraming maraming salamat po, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, sa niloob mo pong pagpapagalak sa aking kaarawan. Bukas mo po ang karawan ko, pero binigyan niyo na po ngayon. Masurpresa po kayo, Ma. Maraming maraming salamat po sa mga kapatid ko. Kaya Tita Marie, Tita Diyosi, salamat po kay Tita Mirna, Nanay Ganda, kay Tatay Alan, sa aming guro na Tita Glo, bagamat wala po siya, nagpapasalamat po ako at nagbabata po kayong nagtuturo sa aming mga kapatid mo. Sa aking mga kapatid na choir, maraming maraming salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Bago po matapos to at tawagin natin ang kinalugdan, nais ko lamang hingin ang pagkakataon na ito upang batiin ko ng isang maligayang kaarawan ang ating birthday celebrant ngayon. Ang wish ko sa iyo, happy happy birthday at maging mainam ang kalusugan mo sa bawat araw na pinapahintulutan o pinapahiram ka ng Ama ng kalakasan. Sa tuwin ay kamtin mo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, at sa tuwin ay manahan ka sa kanyang salita upang sa bawat araw na tinatahak mo ang mundo na ito sa sandaigdigan, laging may galak sa puso mo bagamat may kakapusan sa pinansyal. Subalit, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, may katahimikan ka, kapayapaan sa iyong puso sapagkat andyan ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na sa tuwin ay nagbibigay sa iyo ng kaaliwan. At sana patuloy at patuloy kang manahan sa kalooban ng Ama hanggang sa huling sandali ng iyong buhay ay unahin mo at maging sentro sa iyo ang Panginoon. Maligayang kaarawan sa iyo. Ganon din kay Tita Beth na nanonood ngayon sa internet. Tita Beth, happy happy birthday, at ang wish ko sa iyo, kung ano man ang minimithi mo sa iyong kaarawan na regalo sa iyo ni Lord, alam ko na ipagkakaloob sa iyo. At dahil ang sabi nga po ng Panginoon, ang sino mang matapat na lingkod ko, ano man ang hiningi niya, ipagkakaloob ko. Mayroon nga lamang kung mga takdang oras at araw kung kailan niya ibibigay ang ipagkakaloob sa bawat anak niya na may panambitan sa kanya. Basta ang nais lang ng ating Panginoon, magpakatapat tayo sa kanya. Manalig, umasa, manampalataya, at higit sa lahat, gumawa tayo ng mabuti sa bawat araw, sa bawat sandali na pinapahiram pa tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng nagbahagi sa at bumati sa ating kapatid na si Cecil at kapatid na Beth. Ang lahat po ngayon ay inanyahan kong tumayo upang awitin natin ang itinurong panalangin ng ating